Samantala, itong barangay Hinebra ay naghahanap pa rin ng pwedeng makuhang import. At ang isa daw sa tinitignan nila ay itong si Terence Jones. Ang Terence Jones na yan, of course, alam natin naglaro yan sa TNT Tropang Giga. At mahusay na import yan. Yun nga lang, medyo mainitin ang ulo, pero kung pag-uusapan yung skill set, alam natin na napakalakas. Pero of course, ang iisipin syempre ng mga fans, ang rights niyan ay nasa TNT Tropang Giga. So ibibigay kaya nila yan dito sa kanilang karibal. Nakita naman natin na pwede yung mangyari itong si Cameron Clark, yung import ng SMB to sa Governor's Cup sa NLEX dati yan. Yung rights niya nasa NLEX, binigay ng NLEX dito sa ano, San Miguel Beer. Ito naman si Thomas Robinson, yung import ng SMB na dapat naglaro sa kanila. Ang rights niya nasa kanila din pero napunta sa NLEX. So ibig sabihin pwede talaga yan na mangyari, depende sa magiging negosasyon. At kung makuha ng Hinebra ito si Terence Jones bilang import, malakas yan at makatutulong dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali ito si Terence Jones kasi ay nakapaglalaro ng multiple positions. Very tall player yan, pwedeng power forward, pwedeng small forward. Actually, nagbababa din yan ng bola nung siya ay naglalaro para sa TNT Tropang Giga. Kaya huwag na tayong magulat kung ito si Terence Jones ay pilitin talaga ng Barangay Hinebra na makuha habang naghihintay sila ng sitwasyon dito kay Justin Brownlee. Kapag nagkataon, magiging malakas lalo ang Barangay Hinebra. Yun nga lang, ang magiging sitwasyon dyan ay yung kanilang chemistry. Alam natin ang strength talaga nito si Justin Brownlee, yung chemistry niya sa mga players. Ang problema kasi kung si Terence Jones ang kukunin ng Hinebra, maninibago yan dahil first time niya makalalaro at first time din niya sa sistema ni Coach Tim Cone. At mag-i-struggle siyempre ang mga imports kahit gano'ng kapakahusay. At dahil nga na-injure ito si Jeremiah Gray, may bago silang player na si Maverick Hanisi at marami pang ibang pangyayari, baka medyo mag-struggle ang Hinebra. Mukhang good news ito dahil baka si Justin Brownlee ay hindi maging malala yung maging penalty sa kanya. Ayon dito sa reports na lumalabas, matatawag na mitigating circumstance yung nangyari dahil kahit nagpositibo si Brownlee, ito ay dahil sa medikasyon. Kasi ang titignan dyan ng FIBA kung ano ba ang dahilan at nagpositive si Brownlee. Kung yung positive niya ay dahil sa isang substance na nagpapalakas ng kanyang performance sa pagbabasketball, syempre matinding parusa yan, baka umabot ng 2 years. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Kaya lang naman nagkaroon ng positive result ito si Brownlee ay dahil doon sa ininom niyang gamot na nireseta ng doktor niya. At ito namang substance na ito ay legal sa Estados Unidos kung saan siya inoperahan. At hindi naman ito nakatulong sa kanyang performance. So ibig sabihin, makakabawas yan doon sa posibleng maging penalty kay Brownlee. At yan ang dahilan kung bakit hindi na kinontest ng Hinebra at ng SMC at SBP itong first sample. Dahil magiging positive din naman doon sa second sample dahil hindi naman nakamali doon sa resulta. Kaya abangan na lang daw kung ano magiging, kumbaga magiging suspension. At kung masyadong mahaba, iaapila nila. Pero may posibilidad na baka 1 month lang makabalik na si Brownlee. At kung yan ay mangyari, masasabi natin na makapaglalaro siya kaagad-agad dito sa Commissioner's Cup sa Barangay Hinebra. Kaya kung yan ay matuloy, good news yan. Hindi lang dito sa Gene Kings at Coach Tim Cone. Kung hindi, maski na dito sa Pilipinas, sa Gilas. Dahil syempre, yan ang iniintay natin. Dahil ang gusto natin sa pagdating ng Olympic qualifying tournaments, si Justin Brownlee din ang magiging import natin. Dahil naipakita na niya kung ano ang kaya niyang gawin at napakaganda ng chemistry niya dito sa ating mga local players. Kaya marami naniniwala na ito si Brownlee kung masuspend man ay hindi iyan magtatagal at makababalik siya kaagad-agad.